Cristo-i nabuhay na nain sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Webes sa ating walong araw na pagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, natatanging intensyon para sa mag-asawang Lito at Nonet Magsumbol na nagdiriwa ng anibersaryo ng kanilang kasal, gayon din para sa lahat ng mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga karamdaman at kahilingan, natatanging kahilingan para sa pamilya ni George Concepcion, gayon din sa lahat ng ating mga yumao at mga namayapang mga mahal sa buhay. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinabubunye ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagaling kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sanibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk
sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takantaka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilas sa nangyayaring ito? Bakit inyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba inyo'y napalakad namin siya sa pamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya ay binigay ninyo sa makapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasiya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid. At isang mamamatay tao, hiniling ninyo palayain. Pinatay ninyo ang pinagmula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ang nagpagaling sa lalaking ito, nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, badit kung hindi nyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno, ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaw ng pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas, na inirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay. Ayon sa pinahayag ng Diyos, sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una, sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay pipili ng isang ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikinig sa propetang iyon ay ihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw natin ang mga propeta, mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ang inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig
sa pamamagitan ng inyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungan tumaligod sa inyong masamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw o poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong digdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka, tupa, hayop na mababangis, at lahat ng ibong nasa iyong papawid, ay maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng pagpirapirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon. Tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakakasama natin via live streaming. Sino po kaya ang namumuhay sa atin? Yung tipong kapag ka nakita tayo ng ibang tao, ano ang kanilang magiging reaksyon? Sino ang kanilang naalaala? Ito ay malaking hamon sa ating lahat. Pero higit sa aming mga pari at sa mga tagapaglingkod sa simbahan. Sapagkat sa unang pagbasa, ang sabi ni Pedro sa mga tao, nagugulat ba kayo't akala ninyo ay kami ang may dahilan kung bakit nakalakad ang taong iyan? Ang sinasabi ni Pedro, hindi kami kundi si Jesus na namumuhay sa amin ang may kagagawa ng lahat ng ito. At yun ang magandang tanong sa bawat isa sa atin. Sino ang namumuhay sa atin? Yung tipong kapag nakita ba tayo ng ibang tao ay nakikita nila ang Diyos? O nakikita nila ang kanilang kapitbahay na masama ang ugali? Nakikita nila ang kanilang mahal sa buhay na hindi makapagpatawad? Nakikita nila ang kanilang mga kaibigan na hindi makapagmahal? Ito'y hamon sa ating lahat. Sino ang nakikita ng mga tao sa atin? At maliwanag sa mabuting balita, si Jesus na siyang napakita sa mga alagad, bumatin ng sumainyo ang kapayapaan, ay nagpapatunay na siya mismo'y nabuhay. Ngayon tayo ay nasa oktaba pa rin ang Pasko ng Pagkabuhay. Ito yung mga sunod-sunod na walong araw pagkatapos ng pagkabuhay. At sinasabi ni Jesus ngayon, buhay ako. May mga patunay si Jesus na buhay siya. Isa ay kumain siya sa harap nila. At pangalawa, ipinakita niya ang kanyang kamay at mga paa. Bakit niya ipinakita ang kanyang kamay at mga paa? Sapagkat si Kristo lamang ang tanging nagkamit at nagtamo ng sugat sa kamay at paa na nananatili magpahanggang ngayon. Kaya pagpunta ninyo sa langit, pag hinanap ninyo doon ang Panginoon, ang hahanapin ninyo yung tao at Diyos na may butas ang paa at kamay. Alam po ninyo na ang ating mahal na patron, Santo Padre Pio, ay nagkamit din ng mga sugat na ganito sa kanyang buong buhay. 50 taon na binata ni Padre Pio ang mga sugat ni Jesus sa kanyang mga kamay, paa at sa kanyang dibdib. At marami pang mga santo. San Francisco ng Assisi ay nagkamit din ng ganitong mga sugat. Si Santa Rita ng Kasya at may mga ilan pa. Pero ano ang pinagkaiba nila kay Jesus? Ang mga santong ito at isang himala, pagkatapos na sila'y mamatay, nawala ang mga sugat sa kanilang kamay at paa. Ang sabi ng mga dalubhasa, sapagkat iisa lamang ang tunay na Kristo. At yun ay ang Panginoon natin. At yun ang patunay niya sa mabuting balita. At yun din ang Kristo na ating hahanapin sa kabilang buhay. Yun din dapat ang Kristo na namumuhay sa bawat isa sa atin. Anong ibig ipakahulugan ng mga sugat na nananatili sa kamay at paa ni Jesus? Tila baga sinasabi ni Jesus, ang mga problema, ang mga pinagdaanan, ang mga sugat ng nakaraan, huwag ikahiya. Ito'y mga bahagi ng ating mga naging buhay. Nagkamali ka, dapat natuto ka sa pagkakamaling iyon. Nagkasala ka, dapat yun ang naging dahilan kung bakit ka bumangon. Ikaw ay may pinagdaanan, dapat tumulong sa iyo ang mga problemang iyon upang muling makabangon at makasunod kay Jesus. Ang sugat ng paghihirap
hindi dapat kinakalimutan. Bagkus ito'y niyayakap, nang sa ganoon, ito'y magbigay sa atin ng lakas at bagong buhay. Ito ang mga pangaral ng Panginoon sa araw na ito. Siya dapat na namumuhay sa atin ay ang Diyos na laging kaakibat ang hirap. Kaya kung ngayon ikay may pinagdadaanan, kung ikaw ay may problema, kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay mayroong mga kasalanan, huwag matakot. Dahil ang Diyos na iyong sinusundan, laging kaakibat ang mga sugat at problemang ito. Sabi ng Aral Batanggenyo, number 463, kakaiba ang ipagkakaloob ng Panginoon sa mga tatanggap at susunod sa Kanya. At yun ang natatangi sa ating mga nagpipilit makasunod kay Jesus. Dahil natatanging pamamaraan ng pagsunod sa Kanya ay yung pagyakap sa mga paghihirap. Dahil yun ang natatanging katangian ng Diyos at taong ating sinusundan. Siya'y laging kaakibat ang krus. Siya'y laging kaakibat ang paghihirap. Kaya kung tayo ay may mga pinagdadaanan, mga bagay dapat itong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Dahil ito ang maglalong maglalapit sa atin sa karanasan ng Panginoon. Ang Diyos na nagtataglay pa rin ng sugat magpahanggang ngayon. Sugat ng pagkakasala, sugat ng kasalanan nating mga tao. Kaya sa banal na komunyon na ating tatanggapin mamaya, inyo pong ibulong kay Jesus, Panginoon, bigyan mo po ako ng katatagan at pananampalatayang tulad ng sa iyo upang ang mga sugat ng aking karanasan, ng aking karamdaman, ng aking pagkakasala at pagkakamali ay mayakap ko ng lubusan kung paanong ikaw magpahanggang ngayon ay nagtataglay ng mga sugat na ito upang ipakita sa akin na ang namumuhay sa sarili ko'y hindi ako, kundi ikaw na laging nagmamahal sa tao. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at tanggapin ang aming mga alay na ngayoy inihahain para sa mga hinirang upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang inuong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Jesus mo at pagkabuhay, kami na tumos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanam. Ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa,
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipain tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalom sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya. Ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang
sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghen banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kailangan na po nating ipagawa itong ating extension, itong naghihiwalay sa Divine Mercy at sa Main Church. Sa may magagandang loob na nagnanais makibahagi sa paggawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa aming opisina para sa detalye ng inyong mga tulong at donasyon. Pat, kaugnay po ng ating ginawang blessing at grand opening ng ating osteria noong nagdaang linggo. Ito po yung kainan natin dito sa bandang likuran. Mahigpit nating pinatutupad ang Playgo, Clean as You Go. Ito po upang mampanatiling malinis ang kapaligiran dito sa ating pambansang Dambana. Ikalima, meron din po tayo at pinagbibigay alam sa inyo na meron tayong malalaking mga free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan nyo makita ang ating main arc entrance upang kayo makapasok sa ating mga free parking. Apat na malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kaya pakisabihan ang inyong mga kaibigan o mga kakilala na pupunta dito, hanapin ang main arc para sa mga free parking. At panghuli, ngayong darating na May 25, birthday ni Santo Padre Pio, tayo po'y may isinasagawang raffle program. Sa halagang 500 pesos, tayo maaaring manalo ng mga papremyo at makakatulong tayo sa pagpapaaral ng ating mga scholars. Available po ang mga ticket mamaya sa paligid ng simbahan na dyan po ang ating mga papremyo sa gilid. Panoorin po natin ito. Father Oka, kami nagpapasalamat sa inyo, humihingi ng tulong at nagaanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais yung ipanalangin at para sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong matularan namin ang kalooban at ang kabanalan ng aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at nung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ng tinghari at manunubong.